kaya niyong ipahiya ang inyong mga sarili para lang sa kasikatan? Ganyan na ba kayo kadesperado? Hello mga sadik and hello sa mga bago dyan sa ating channel. It's me again, si Perino Aguirre. And syempre kung bago ka lang sa aking channel ay click mo na ang subscribe button, ganoon na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. And for today's video mga sadik ay gusto ko lang magbigay ng reaction dito no, sa mga kilalang YouTuber, vlogger, influencer na kung saan ay nakagawa ng hindi maganda para sa akin ha. Kasi bilang isang influencer, kailangan mong gumawa ng mabuti dito. Pag nandito sa platform ng YouTube, hindi yung gagawa ka ng ikasisira mismo ng iyong sarili, 'di ba, sa ibang tao. Kasi ang respeto mga kasadik, hindi po siya hinihingi. Kailangan irespeto mo ang iyong sarili bago mo makuha ang respeto ng ibang tao. Oh my God! Wow! So for today's video mga sadi, gusto ko lang magbigay dito no, sa dalawang mag-partner na ito, kay babaeng marangal at kay lalaking marangal, na kung saan ay hindi ko talaga nagustuhan yung video na ginawa nila. Sige, sino ang maglalabas ng videong yan? Tatanungin ko kayong dalawa. 'Di ba? Either si lalaking marangal or either si babaeng marangal. For what reason? Siyempre, para maging famous, mapag-usapan at pumutok na naman ang kanilang pangalan, 'di ba? Minsan naisip ko na kailangan bang gawin talaga para kailangan ba talagang gawin 'yun para makilala ka sa YouTube, makilala ka ng ibang tao? Kailangan mo bang babuyin o salaulain ang iyong sarili para lang makilala ka dito sa platform ni YouTube? Napakaraming content creator ang gumagawa ng magagandang content na hindi nabibigyang pansin ng ibang tao. Diba? Tulad na lang dyan ni Chairman, si ako si Chairman. Si ako si Chairman, napakagaling niyang magsalita, napakagaling niyang mag-explain. Every time na pinapanood ko siya talaga, talagang may natututunan ako sa kanya. And tulad ng sinabi niya sa kanyang mga video, huwag ninyong tularan yung mga garbage creator na yan. Diba? Kasi sa nakikita ko dito mga sadik, no, itong issue na ito, pwede nilang gamitin ito para lalo silang pag-usapan, lalo silang mag-viral. Sa totoosin lang ha, isa din to sa mga iniidolo kong to nung time na nagpa-prank silang dalawa. Especially yan si babaeng marangal kasi mas una siyang nakilala compare dito kay lalaking marangal. Doon sa may shampoo prank, doon sa may ano, glue na nilagay niya ng sapatos, nilagay niya ng yung sapatos ng glue. And nag-viral yung video yon. And after nun talagang pinapanood ko yung mga video nila. And ito na nga, sa tutusin lang, ayoko talaga munang gumawa sana ng video. Lalo na kapag mga gantong reaction kasi hindi ko talaga no, ma-please yung ibang tao na makinig at lawaan ng pag-iisip. Kasi itong video to, hindi po to ito ginawa para sirain sila, no? Okay, ginawa ko po tong video to para sa mga taong kumbaga kinakampihan pa yung mga gantong pangyayari. 'Di ba? Hindi naman kasi totally accidental 'yan, eh, 'di ba? Hindi aksidente yung nangyaring pagkuha ng video na 'yan. 'Di ba? Sabihin na natin na planted 'yan or plinano ng dalawa 'yan. 'Di ba? Sino ba ang maglalabas ng video niyan sa tingin nyo? Silang dalawa lang din, 'di ba? Kaya babaeng marangal at lalaking marangal, respeto ko sa inyo before, pero ngayon talagang down kayo sa akin kasi unang-una hindi nyo kailang gawin yan, hindi nyo kailang salaulay ng inyong sarili para lang makilala kayo dito sa platform ni YouTube. At saka naman kilalang kilala na kayo, diba, lumalabas na rin kayo minsan sa TV, then na picture na rin kayo sa Itbulaga sa Bawal ang Judgmental. Kaya bakit kailangan nyo pang gawin yung mga ganyang bagay? Diba? Kasi napapansin ko, kapag ikaw hindi ka na dito kilala kay YouTube, sa platform ni YouTube,
gumagawa ka ng content na talagang kakaiba, no? Sabi na natin yung ginawa nila yung hindi naman totally content yun, pero pag nilabas nila yon, pwede silang pag-usapan, and then every upload nila is maraming pwedeng manood. Kaya sa mga garbage creator, sa mga vlogger kuno, 'di ba? Sa totoosin lang ako, hindi ako talaga 100% na gusto ko 'tong ginagawa kong content na ito. Pero gusto ko 'tong gawin para sa mga taong sarado ang isipan na hindi po tama ang ginagawa nila, 'di ba? Kasi ikaklaro ko lang po yung bidyong kumakalat na 'yan. Silang dalawa lang din ang may pakana niyan, tingin ko lang. Sino ba ang pwedeng mag-video niyan, 'di ba? Silang dalawa lang naman. Sino ang pwedeng magpakalat, si babaeng marangal or si lalaking marangal? 'Di ba? Napakagaling eh. Kasi mayroong ibang kumakampi sa kanila. Hindi ko alam kung bakit kinakampihan nyo pa yung taong alam nyong mali na. Imbis na itama nyo, imbis na pagsabihin nyo, imbis na bigyan nyo ng advice, kayo, sige, kampi pa. Dahil sikat, go with the flow, dahil sikat. Ako, ginagawa ko to hindi para sumikat, okay? Ginagawa ko to para mabuksan ang inyong isipan na kapag mali ay mali. Okay? Ganun lang kasimple 'yon. 'Di ba? Kasi sa totoosin lang, ang dami kong ginawang reaction video na hindi ko na rin mabilang yung mga negative comments, no? Ng mga viewers ko diyan. Especially nung gumawa ako ng video kay Kit Talents. So, ayun, tapos na nga yung issue yun, diba? And then, gumawa ako ng video dito kay Edric Go. And then, gumawa ako ng video. Di ko na matandaan kasi ang dahil ko na rin nagawang video, no? Ang hindi ko lang talaga ma-please sa mga taong to na lawakan nyo naman po yung inyo. Ay, dito pa pala kay Elgineo TV. Na yung content niya ay talagang grabe. Hindi po siya pwede sa matanda, hindi po siya pwede sa bata. Hindi ko po alam kung bakit po ang dami pa rin nanonood sa kanya. Ang daming kinukonsente ang kanyang kamaliang ginagawa. 'Di ba? Sana naman po sa mga nanonood, pwede rin po kayong mag-report kay YouTube. I-report niyo po yung video kung alam niyo hindi po kainga-inga niyo. Ito, katulad nito, kung para sa tingin niyo hindi ako okay sa sinasabi kong video to, pwede niyo ako report. Wala namang kaso sa akin yun. Pero, sana naman yung taong dapat i-report nyo is yung talagang walang pwedeng maidulot na maganda dito kay YouTube. Lalo-lalo na yung si Elgineo TV. Siya yung lagi ko talagang pinipinpoint sa video ko before. Kasi nga, may batang ginawa rin yung ginawa niya na na-hospital. So, syempre, concern ako sa mga bata, especially sa mga napakaliit pa, no? Kasi dito kay Elgineo TV, hindi ko alam kung ano ba tumatakbo sa isip na ito, no? Kung bakit siya gumagawa ng gantong video, tapos yung ibang tao na-entertain sa kababuyan, sa kasalalaulaan na ginagawa niya sa video, ikaw ba naman na nasa katinoan na yung pag-iisip mo, kakain ka ng etchas ng pusa, etchas ng aso, etchas ng kambing, kakain ka sa pinaka bowl ng, ay naku po, ewan ko ba. So mabalik tayo dito, no, kay babaeng marangal at kay lalaking marangal, na para sa akin nga naging plan nila itong dalawa para pag-usapan sila, para uminit ang kanilang pangalan sa social media, especially sa Twitter or sa Instagram, dito sa YouTube, 'di ba? Kasi yun lang naman ang nakikita akong purpose kung ba't nila ginawa yun. And ang nakikita ko lang ding motibo dito para kung bakit nila inilabas yung video, para talagang yung attention ng tao ay nasa kanila. Kagaya na lang na ginagawa ni Elgineo TV, gumagawa siya ng kakaibang content na hindi naman talaga, no, papasa sa ibang tao. Hindi ko lang alam kung bakit ang dami pa rin taong kinukonsinti ang kamaliang ginagawa ng taong to. Sa mga kasadik ko dyan, alam ko napakalawak ng inyong pag-iisip. Alam ko na alam ninyo ang tama at mali. Siyempre, so, saludong-saludo ako sa inyo, mga kasadik, kasi nga alam ninyo ang tama sa mali, 'di ba? Hindi ninyo kinukonsinte yung alam nyong mali.
Even ako, pag may mali ako, i-correct nyo ako. Hindi po ako perfectong tao. And hindi anda po akong tumanggap ng kamalian ko. Dahil sa pagkakamali ay pwede kang matuto. Lagi nyo yung tatandaan, mga sadik. Kapag nagkamali ka, pwede kang matuto. At pwede mong gamitin iyon para lalo kang tumibay, lalo kang maging matatag sa gusto mong gawin sa buhay. It's me again, Seferino Aguirre, hanggang dito na lang. At syempre kung nagustuhan mo yung sinabi ko sa video ay click mo na ang like, i-share mo na sa iyong kaibigan, at syempre mag-subscribe ka na. At kung hindi mo pa na-click ang tiny bell ay click mo na yan para lagi kang updated sa aking mga video. Comment ka sa baba, mga sadi, kung gusto mong magpa-shoutout, at next video ay si-shoutout kita. Ingat lagi, think positive, God bless, bye-bye.